afternoon, no, to the honorable members of the Association of Barangay Captains of the City of Taguig, to the ABC President, Cap George Bohobo, Ma'am Gemma of the DILG, at sa lahat to ng mga minamahal ko at mga ginagalang kong mga punong lungsod. Magandang hapon. Ngayon ho, we will deliver the Taguig Weekly COVID Report at mabigyan rin kayo ng overview kung saan tayo papunta. Malamang ho, narinig nyo itong mga huling linggo na pag-uusapan sa level ng IATF, ng ating mahal na Pangulo, yung transition natin at yung decision nga ng Pangulo na wag muna tayo mag-transition sa MGCQ. So gusto ko lang kayo bigyan ho ng picture na saan tayo. Habang nangyayari ho yan, may nababalitaan tayo na posibleng mga surge. At habang nangyayari ho yan, nakakarinig rin ho tayo ng yung tunay na pangangailangan na makapagbukas na yung ekonomiya para makabalik na sa trabaho yung marami nating mga kababayan at yung mga nawalan ng trabaho at yung patuloy na naghahanap ng trabaho, mabigyan nating hanap buhay. So lahat ho yan, maingat ho nating binabalanse. Pero gusto ko lang ho sa inyo pakita no, yung snapshot dito sa lungsod ng Taguig at siguro yung pinaka-importanting takeaway o mensahe. Habang tayo ay ang pinakaligtas na lungsod sa Metro Manila, ibig sabihin ho nun, tayo yung unang makakapagbukas para makapagtrabaho ang mga kababayan natin. So yun siguro yung isa sa mga kailangan natin tandaan. Sa pagiging mahigpit, sa pagiging stricto, nagkakaroon tayo ng oportunidad na tayo yung unang mapayagan natin magbukas yung mga industriya. Dahil kung mababa numero natin, ibig sabihin ho nun, meron tayong konting latitude para ho mabigyan nating oportunidad yung iba pang mga industriya na kailangan pang magluwag. So sa pangkabuuan ho, yung number of cases natin sa lungsod ng Taguig ay 11,690. Yan ho ang ating total recoveries. So kung makikita nyo ho, napaka-importante rin ho. Nung nagkita tayo 1 year ago, marami pa tayong hindi alam tungkol sa sakit na to. Pero ngayon ho, base sa datos, alam natin, sa mga nagkasakit ho, 97.76 recovered na ho ngayon. Ang total natin, 11,958. That's a little more than 1% ng ating populasyon ay nagkaroon na ng COVID. Ngunit 97.76% or 11,690, gumaling na ho. Namomonitor natin ngayon, recovered na. Ang active cases natin ay 86. 86, isa sa pinakamababa sa buong Metro Manila. Ang deaths ho natin, numero ho ng mga namatay dahil sa COVID-19, 182. Porsyento ng namatay dun sa porsyento ng may COVID, 1.52. Kalahati ho nung porsyento dito sa Metro Manila. Numero ng namatay, 182, pinakamababa sa Metro Manila. So sa atin ho, ano ba ang importante? No, bukod sa nanatiling ligtas yung ating mga kababayan, isa sa mga datos na dapat patuloy natin pinaglalaban at panghahawakan natin pagkatapos ng pandemyang ito, yung tayo'y may pinakamababa ng numero ng namatay. So dahil ho doon ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo at hinahamon ko rin ho kayo na ipagpatuloy natin yung direksyong sinimulan ho natin. So ang lungsod ng Taguig, 86 ang kaso compared sa 4,235. Ang populasyon ho ng Taguig, 1 million. Ang Metro Manila nasa 15 million. Tingnan nyo kano kakonti ang kaso natin. Baka hindi natin nahanap. Hindi po. 100,000 plus ang ginagawa nating RT-PCR testing. Pinaka-agresibo tayo sa testing. Ngunit sa numero ng kaso, isa sa pinakamababa. So ang active cases ho natin, andito ho, consistently pinakamababa. Pagdating naman ho sa active cases, kumpara sa populasyon, dahil yun yung importante, may malalaking syudad, may maliliit, consistently tayo ho, pinakamababa. Kung hindi pinakamababa, isa sa tatlong pinakamababa. So, keep up the good work, mga minamahal ko hong mga kapitan. Ngunit, totoong araw-araw, habang nagbubukas yung ekonomiya, nasasanay yung tao, minsan, napapabayaan yung mga pinakasimpleng health protocols. So sa Taguig, ang average ho natin, 9 active cases per 100,000. Sa NCR po, 30 cases per 100,000. Isipin nyo ho, tatawid lang kayo ng isang lungsod, triple yung tsansa na merong aktibong kaso doon.
So ito ho, kumpara ho sa mga ibang lugar sa buong Pilipinas. No? Marami ho sa inyo, nabigay ko yung report na to, maybe October and November. Kaya I'm happy na nakapag-ulat ako ngayon sa inyo lahat dito sabay-sabay. Marami ho sa ating mga kababayan, dahil napakahirap ng sitwasyon natin sa Metro Manila, mas strikto, pumupunta ho sa probinsya sa weekend, nagpapahinga. Okay ho yun, kailangan ho natin yun. Pero kailangan rin tandaan natin na hindi lang ho sa Metro Manila yung COVID. Mataas rin ho yung mga kaso sa ibang lugar. So ibig sabihin ho, kahit saan tayo pumunta, kailangan ho mag-ingat pa rin tayo. Napapansin ho natin at mamaya papakita ho natin, meron tayong mga kaso, 5 magbabarkada o kaya 5 magpipinsan. Sa Metro Manila, kanya-kanyang bahay, hindi naghahalo. Pero pag outing nila, pagpunta nila sa probinsya, sama-sama na sila. So magkakahawaan kung merong may sakit doon. Pag uwi sa mga bahay nila, 5 iba't ibang bahay, nahawa na. So meron tayong kasong ganyan. Nagpunta ho ng isang resort town. Pagbalik ho dito, may dala na hong sakit. So pag makikita nyo ho, ito, compared to the other international cities. At mamaya, may papaliwanag rin ho tayo dyan. Pero kung makikita nyo ho, yung Taguig ho, nahahanay ho siya sa mga pinakamababang mga syudad sa buong mundo. Sa Singapore, sa Vietnam, sa Hong Kong, sa Tokyo. So guys, keep up the good work. Pero hindi tayo isang isla. Ibig sabihin nun, konektado tayo sa pangkalahatang Metro Manila. Kaya kailangan patuloy tayong mag-ingat.